simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay dito sa Daylight Devotion. Praise the Lord! Magandang umaga po mga kapatid. Ito po ang Daylight Devotion na sumasayang papawid sa Light TV Radio. At ito po ay ating napapakinggan sa DWCB 91.1 FM sa Palawan at DCJB 1458 Radio Calabarzon. Kasabay din po itong napapanood sa FB Live, sa ating pong Light TV God's Channel of Blessings FB page. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Nelson Santos ng Jesus is Lord Church Giginto Chapter. Samahan niyo po ako sa ilang minuto ng pagbubulay-bulay at pag-aaral ng buhay at makapangyarihang mga salita po ng Diyos. Praise God! Ngayon pong umagang ito, ang ating pong pag-aaralan is about the deliverance o ang pagpapalaya. Pagpapalaya saan? Sa anumang mga gapos ng naginagawa ng Diablo sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kung ikaw po ay gapos ng sakit at karamdaman, kung ikaw po ay gapos ng kalungkutan, gapos ng kahirapan, gapos ng anumang mga gawa at plano ni Satanas sa ating buhay, tunay nga po na ang gusto ko pong ihatid na mensahe po sa inyo ay kung paano po natin mararanasan ang tunay at ganap na kalayaan at sino po ba ang may kapangyarihan upang magbigay sa atin ng ganap na kalayaan. Subalit bago po yun, tayo po dumako sa isang panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayon pong umagang ito, patuloy niyo pong saliksikin ang puso ng inyong abang lingkod at maging ng lahat po ng mga nanonood po sa programang ito. Patuloy niyo po kaming pakalinisin at ugasan ang inyong makapangyarihan dugo at pagpalain niyo po ang programang ito ng aming pong Daylight Devotion at maging sentro ka ng aming pong mga pag-aaral na gagawin sa umagang ito. Marami pong salamat, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng ito sapagkat inaamin po namin ang sangkatotohanang hiwalay at malayo sa iyo ay wala kaming magagawa. Ito po ang aming dalangin at sa inyo po ang lahat ng papuri, lahat ng pasalamat sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. The deliverance o ang pagpapalaya. Ano po bang ibig sabihin ng deliverance? What is the definition of deliverance? Dito po sa aking note, ang sabi rito, deliverance is the act of delivering someone or something. This is the state of being delivered. At ang pangatlo is the action of being rescued or set free. Ito po ay isang act of being rescued and set free. Na ibig sabihin, kung tayo po ay nasa panganib, kung tayo po ay bihag o gapos ng anumang sitwasyon at ating kalagayan, ang deliverance po is the action of being rescued or set free. Dito po sa aklat ng Marcos Kapitulo 5 mula talatang 1 hanggang 43 ay mabasa po natin dito ang series of deliverance and miracles na kung saan ay makikita po natin na isinagawa
ng ating pong napaka makapangyarihang Diyos at Panginoon na walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesus. Ang una po ay mabasa po natin sa Mark chapter 5 beginning verse 1 up to verse 20 kung paanong pinagaling niya ang isang lalaki na inaalihan ng masamang espiritu. At doon po sa 21 to 43 ay dual miracles naman po ang nangyari doon, na meron pong isang babae na 12 years, 12 taon na inaagasan ng dugo nung siya po ay lumapit sa ating Panginoong Jesus nang may pananampalataya, tinanggap niya ang himala ng kagalingan. For 12 years na alipin siya ng kanyang sakit, naubos na halos ang kanyang kayamanan sa pagpapagamot upang gumaling ang kanyang sakit, but instead na bumuti ang kanyang kalagayan ay lalo pong sumama. At ang huli pong makita natin na binabanggit po rito ay yung himala na ginawa po ng Diyos sa isang pinuno ng sinagoga na ang pangalan po ay si Jairo o si Jairus, na kung saan ang kanyang anak ay nag-aago buhay na. At hanggang sa dumating ang time na bago nakarating ang Panginoong Jesus sa bahay nila Jairus, ay namatay na ang batang ito, ang anak na babae ni Jairus. Pero sa himala at kapangyarihan po ng Diyos, yung anak na babaeng ito ni Jairus, nang sabi ron ay 12 years old na. 12 years old. Ay biglang nabuhay, naghimala ang Diyos. Patay na ang kanyang physical na katawan, pero ibinalik ng Diyos sa kanya o sa buhay ng batang ito ang kanyang buhay. Deliverance. At ngayong oras na ito, gusto ko lang pong mag-concentrate tayo dito po sa verses 1 to 20 ng Mark chapter 5. Na ating pong mababasa rito ang isang lalaki na pinamagitan ko nga po itong from hopelessness to hopefulness. Hopeless sapagkat ang lalaki pong ito larawan ng kawalan ng pag-asa sa buhay. Wala na siyang nakikitang anumang liwanag sa kanyang sitwasyon at kalagayan. Sa pagkaransay po rito, ang lalaki pong ito ay na demon possessed. Sinapian ng mga demon spirit sa kanyang katawan. At nagresulta po ito na siya po ay, ang sabi rito, he lived among the tombs. Nabubuhay siya doon sa libingan. Yun ang kanyang naging tirahan na. And no one could bind him anymore. Walang sino man do po na makapaggapos sa kanyang katawan. Walang makagawa nito, naggapusin siya. Not even with chain and shackles. Even ang mga kadena at mga bakal ang igapos sa kanya, ito po ay pinaglalagot-lagot niya. Kaya sabi rito, no one had the strength to subdue him. Walang sino man ang may sapat na lakas upang gapiin siya, upang talunin siya. Sapagkat ang lalaki pong ito na inalihan ng masamang espiritu ay sadyang napakalakas. At ang sabi nga po rito, he was always crying out and cutting himself with stones night and day. Palagi na lamang siyang sumisigaw at sinusugatan niya ang kanyang sarili ng matatalim na mga bato araw at gabi. Ito po ang kahabag-habag na sitwasyon at kalagayan
ng lalaking ito. Larawan ng kawalanan ng pag-asa sa buhay. Subalit, makikita po natin mula sa liwanag ng salita po ng Diyos, ang lahat ng ito ay nabago. Ang lahat ng ito ay nagkaroon ng kaliwanagan sa kanyang buhay. At paano po nangyari ito? Number one, when Jesus Christ came and this man met him. Nung dumating daw po ang Panginoon Jesus doon sa lugar na kung saan ay naroon ang lalaking ito, at siya po ay kinatagpo ng ating pong Panginoong Jesus. At nung makita ni Jesus ang lalaking ito, ang sabi nito, Jesus Christ commanded the demon spirit to come out of the man. Inutusan ng Panginoong Jesus na ang mga demonyong ito na sumapi sa katawan ng lalaking ito ay lumayas. At kitang-kita po natin na ito palang mga demonyo ay kilala nila ang Panginoong Jesus. They knew Jesus very well. Kaya nga sabi ng James chapter 2 verse 19, ang mga demonyo ay sumasampalataya din kay Jesus at nanginginig pa. Nangangatal sila sa takot sa ating pong Panginoong Jesus. Kaya nung makita po ng lalaking ito ang ating Panginoong Jesus, ang tanong ng mga demonyo na sumapi sa kanya, bakit ka narito, you Jesus, Son of the Most High God? Narito ka ba upang kami ay pahirapan? Kaya makita po natin ang mga demonyong ito ay kilalang kilala na si Jesus at alam nila na wala silang magagawa, wala silang kapangyarihan against our Lord Jesus Christ. Kaya sabi nito, demons also knew that their time is short. Revelation chapter 12 verse 12 and even Matthew chapter 8 verse 29. Alam ng mga demonyo na ang kanilang oras ay napakaiksi na. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, in these last days, ang mga demonyo, si Satanas at ang mga demonyo kumikilos ng double time because they knew that their time is too short. Napakaiksi na. At ang demonyo ay walang kapangyarihan laban po sa ating pong Panginoong Jesus. At ang sabi rito, ang mga demonyo raw pong sabi rito, they have no permanent dwelling place. Wala silang mga permanenteng tirahan sa daigdig na ito. Mga NPA sila. Ano ang ibig sabihin ng NPA? No permanent address. And they are many. Kaya nung tinanong ni Jesus ang demon spirit doon sa katawan ng lalaki, ay sino kayo? Ano ang inyong pangalan? Ang sagot ng mga demonyo, we are legions. Marami kami. Kaya nung pagkakataong yon, ay nakiusap ang mga demonyo na kung kami palalayasin mo sa katawan ng lalaking ito, pwede ba payagan mo naman kaming lumipat doon sa pulutong ng mga baboy? At ang ginawa ni Jesus ay pinayagan niya ang mga demonyo. Kaya yung mga demonyo nag-alis ang lahat doon sa katawan ng lalaking ito at lumipat sa pulutong ng mga baboy. At nung
sila po ay sumanib doon sa mga baboy. Ang mga baboy ay biglang nagkaripasan ng takbo dire-diretyo doon sa bangin at nangahulog lahat doon sa bangin diretso doon sa dagat at silang lahat ay nalunod at nangamatay ang mga baboy na ito. Kaya ho ang mga demonyo, makita ho natin bagamat sila ay very strong pero yung kanilang strength ay limitado lamang at walang kapangyarihan, walang magagawa sa kapangyarihan ng ating pong Panginoong Jesus. Sapagkat ang kapangyarihan po ng Diyos ay above all powers. Above all powers. Higit sa lahat ng kapangyarihan, ang kapangyarihan ng ating pong Panginoong Jesus. At makita ho natin, kitang-kita natin dito po sa pangyayaring ito, sino ang nagpalaya doon po sa lalaki na inali ng masamang espiritu, ni walang makagapos, ni walang makasupil, pero nung dumating si Jesus, sabi nito, Jesus Christ set him free. Sapagkat ang ating pong Panginoong Jesus, kapag tayo po ito totohanang lumapit sa Kanya, anumang gapos sa ating buhay ay nakakalagan at tayo po ay nakakalaya. Maging sa ating bansa, kaya sa Diyos o walang imposible. Luke chapter 18 verse 27, those things which are impossible with men are all possible with God. At ang sabi ng Mark chapter 9 verse 23, and nothing is impossible to those that believe. Walang anumang imposible sa taong mayroong tunay na pananalig at pananampalataya sa ating pong Panginoon. Kaya ho, ang solusyon para ho sa pandemic crisis na ito, ang lahat ng tayo matutunang magbalik loob sa Diyos, magpakumbaba upang maranasan po natin ang ganap na kalayaan. Kaya sabi ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive their sin, and I will heal their land. Maging ang tugon upang ang bansang ito makalaya sa anumang tanikala, sa anumang mga gapos, even sa pandemic crisis na ito, ang solusyon, ang lahat ng mga Pilipino sa buong mundo o sa ating bansa ay totohanang magpakumbaba, manalangin, hanapin ang mukha ng Diyos, tumalikod sa mga kasalanan, magtiwala sa Panginoon upang sa ganun ay maranasan po ng bansang ito ang tunay na kalayaan at kagalingan sa anumang sakit na dinaranas ng ating pong minamahal na bansa. Kaya ang lalaki pong ito ay pinalaya ng Panginoon. At nagulat nga ang mga taga Decapolis. Nangyari po pala ito doon sa Decapolis, isang lugar po na kung saan ay pinuntahan ng ating Panginoong Jesus at marami din namang mga taong naninirahan doon. At nung malaman ng mga tao ang buong pangyayari, yung naganap sa mga baboy at naganap doon sa lalaking inalihan ng masamang espiritu, ang nakalulungkot, mas pinanghinayangan pa nila yung mga baboy kaysa sa kagalingan at ganap na kalayaang tinanggap ng lalaking inaalihan ng masamang espiritu. Kaya't ang pakiusap nila kay Jesus, pwede ba lisanin mo na ang aming lugar? Kaya sabi po ng Mark chapter 5, verse 16 to 17, and those who had seen it
described to them and what had happened to the demon-possessed man and to the pigs. And in verse 17, and they began to beg Jesus to depart from their region. Nakiusap sila sa ating Panginoong Jesus na lisanin ang kanilang rehiyon. Kaya ho, ang nangyari ho ay umalis ang Panginoong Jesus mula po sa Decapolis. At ang sabi ng verse 18 up to verse 19, and as he was getting into the boat, the man who had been possessed with demons begged him that he might be with him. And in verse 19, and he did not permit him, but said to him, go home to your friends and tell them how much the Lord has done for you and how he has had mercy on you. Nung pasakay na po si Jesus doon sa bangka, dumarating yung lalaking pinalaya sa demon possession. Nakikiusap kay Jesus na isama siya. Pero ang sabi ni Jesus, huwag ka nang sumama sa akin, but instead, umuwi ka na. Pumunta ka sa iyong tahanan at sabihan mo ang iyong mga kaibigan. Ipamalita mo ang mga dakilang bagay na naranasan mo mula sa akin. Tell them how much the Lord has done for you at kung paano kang kinahabagan ng Diyos. At ang lalaki pong ito ay sumunod. Ang sabi ng verse 20, and this man went away and began to proclaim in Decapolis how much Jesus had done for him. And everyone marveled. Namangha sila. Dahil kilalang kilala nilang lalaking ito eh. Pero na-amaze sila. Dahil napakatino ng lalaking ito. Na dati ay hindi maigapos-gapos. Nilalagot lang ang mga tanikala at bakal sa kanyang kamay at paa. Pero ngayon ay napakatino at nagsishare pa ng gospel. Kaya nga masasabi natin na itong lalaking ito, a hopeless man became God's messenger of the good news. Imagine natin. Naging messenger of the good news siya na dati ho ay kinatatakutan, iniiwas-iwasan ng mga tao. Pero ngayon, after niyang magkaroon ng personal encounter with the Lord Jesus Christ, ay siya ngayon ay nangangaral ng buhay at makapangyarihang salita po ng Diyos at marami po ang namamangha sa kamangha-manghang bagay na naranasan ng lalaki pong ito. Mga magulang, mga kapatid, with Jesus, nothing is impossible. Wala pong imposible kapag kay Jesus po tayo lumapit. Ano man ang ating sitwasyon, ano man ang ating kalagayan sa buhay, kapag ka ang ating pong Panginoong Jesus, ang ating pong nilapitan, bandage ka ng iyong sakit at karamdaman, kay COVID-19 pa yan. Ang sabi ng Biblia, come unto me, lumapit kayo sa akin, ang sabi ni Jesus, kayong lahat na napapagal, kayong lahat na nabibigat ang lubha sa inyong mga problema, sa inyong mga pasanin, sa inyong mga sakit at karamdaman, at ang pangako ng Diyos, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Lumapit tayo sa Panginoon. Ngayon pong oras na ito, sa ating pong daylight devotion, ito po ang mensahe ng Panginoon. Kung saganang iyong sarili, kapatid, kaibigan, wala kang magagawa. Subalit, kapag inilapit mo ng totohanan ang buhay mo sa ating Panginoong Jesus, walang imposible
nahihirapan ka man sa iyong sitwasyon, sa iyong kalagayan, tutulungan ka ng ating pong Panginoong Jesus. Sapagkat ang Panginoong Jesus, ang sabi ng Psalm chapter 46 verse 1, He is our refuge and He is our strength and He is an ever-present help in times of our troubles. Kaya sabi niya sa John 16:33, In this world, you will have many troubles, but in me, you will have peace. But be of good cheer. Ang sabi ni Jesus, but be of good cheer because I have overcome the world. Sapagkat napagtagumpayan ko na ang daigdig na ito. Kaya ngayong oras na ito, kapatid kaibigan, hinahamong ita. Kung hindi ka patotohan ng nagpapakumbaba at nagsusuko ng iyong buhay sa ating Panginoong Jesus, ito ang pagkakataon upang isuko mo ang iyong buhay sa Panginoon. Maging kayo na nakapagsuko ng iyong buhay sa Panginoon. Subalit, naging malamig ang ating relasyon sa Kanya, sa ating Panginoong Jesus. Praise the Lord. At hanggang sa muli po, ito po ang inyong lingkod, Pastor Nelson Santos ng Jesus is Lord Church, JIL Giginto. God bless you more, at ang pagpapalaya at pagpapala ng Diyos sa inyong maranasan mula ngayon, bukas at magpakailanman. In Jesus' name, Amen. God bless you. Praise God. Simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay. Dito sa Daylight Devotion.